Guys, magandang araw sa inyo. So, nandito ulit kami sa Palazzo Verde dito sa Giridang Dang Reyna. So, for this video naman po, so ipabay-check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Ron Frando. So, check natin kung yung mga parts na naka-install dito sa kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So, Idol Ron, no, before tayo mag-start, tanim muna kita. Ano yung intended purpose mo dito sa yung Rigid MTB? Ano po ito? Pang-exercise lang po ito, tapos pang-pasok po sa trabaho. Okay, pag-bike to work, no? So, next question naman, bakit ka nag-update ka sa Rigid MTB? Hindi ka nag-update sa road bike? Malubak po kasi sa amin, tapos mas budget meal po kapag ka-MTB lang gamit. Yun, mas practical, no? Yan yung mga reasons niya, no? Then, ano pala, Idol, mag-start na tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame mo. So, anong brand at model nito? Avia lang po yan, 27.5. Ayun, so guys, ito nga yung Avia. Yan, Avia, tapos nakalagay dito, private collection na XC Hardtail Mountain Bike Frame. So katulad ito ng binatcha ko dati kay Bill Manankil, no? So ito is aluminum 6061. Then pang 27.5 niya ito, no? Then ang size nito, size medium, no? Yes po. Or size 16. Ang head tube nito pang tapered, no? Opo. Yan, pang tapered. Then ang cable routing naman nito, lahat ito ay internal cable routing. Ang bottom bracket cell naman nito ay para sa BSA threaded. Then ang seat tube nito ay para sa 31.6mm diameter na seat post. Ang dropout naman nito is pang quick release. Then ang disc brake caliper mount naman nito is post mount. So next naman, ito naman kanyang MTB rigid fork. So ito yung Mountain Peak RGF 627 na pang 27.5 na hindi suspension corrected. So ito is aluminum 6061. Then ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Then ang steerer tube nito is tapered, no? Then ang dropout naman nito is pang true axle. Then ang disc brake caliper mount naman nito is post mount. So next naman, Idol, sa cockpit ng mountain bike mo, so mag-start muna tayo sa handlebar. Ayan, yung handlebar ko po, ito po ay Sagmit Red Metal. Ayan, so ito yung ano, no? Sagmit Red Metal na aluminum 6061 din. Then gaano kalapad itong handlebar mo? 650mm lang po. Ayun, 650. Then ang diameter nito is 31.8mm. So straight bar ito na may konting back sweep. So next naman, itong kanyang handlebar grips. Ito naman ay ano, no, Rock Bros, no? Yes po. Ayan, Rock Bros. So next naman, itong kanyang stem. Ito yung 777 na aluminum. So sa itsura nito, ang haba nito 90mm, no? Yes po. Yan, 90mm. Then ang angle nito mukhang negative 17, no? Yan, negative 17 degrees. So next naman, ito kanyang headset na tapered. Ito yung Ragusa, no? So ito ay seal bearings. Tapos may nilagay ka ng ano, no? Yung unbranded na volcano cup, no? Para medyo tumaas for, ano, for comfort, no? Yan. So next naman, ito kanyang seat clamp. Ito yung Sagmit na aluminum. So ito is Allen type. Then ang diameter nito is 34.9mm. So next naman, ito kanyang seat post. Ito yung ano to? Tupre? Apo, tupre. Tupre! Tupre na aluminum. So, ang diameter nito is 31.6mm. Natatawa ko sa pangalan. Then ang haba nito, 400 po. Ayun, 400mm. So, setback ito na may single bolt clamping system. So next naman, ito kanyang saddle. Nakalagay dito is hingil ako, Specialized Romin Evo. So kahawig na kahawig ito yung dati kong saddle na EC90 Evo R5, no? Ayan. So kahawig din ito, yan yung ano, saddle ko dun sa MC ko, no? So malamang pares lang to sa saddle ko na medyo malambot at saka flexible. Then ang railings ito ay steel, no?
So, tanong kita, ano yung naging feel mo dito sa saddle to? Komportable ba sa'yo? Yes po, komportable po siya kaysa kumpara ko sa dati. Ano ba yung dati mong saddle? Hindi ko na po alam. Hindi mo alam? Pero wala, hindi ganito yung design? Hindi. Yan, so komportable daw sa kanya itong specialized roaming no, na saddle. Next naman, sa dry drain setup ng mountain bike mo. So mag-start muna tayo sa shifter. Sa shifter po, ito po L2 group set lang po yan na A5, 9 speed po. Ayun, ito nga yung shifter niya, L2 A5 na 9 speed no. Naka 1 by setup itong kanyang mountain bike, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. So next naman, itong kanyang MTB crank. Ito yung Racework XT na Halotech. So ito is 104 BCD. 170mm ang crank arm nito, no? Then, ano yung Racework din ba yung Yung stock ng Racework. Ito kanyang Halotech threaded bottom bracket. So next naman, ito kanyang 1x narrow wide rounded na chain ring. Ito yung snail, no? Snail na 104 BCD rin. Then ang tip nito is 38T. So next naman, ito kanyang road bike lipless pedals. Ito yung Shimano R540. So next naman, ito kanyang chain. So based dito sa nakaukit dito, nakalagay dito DFX9. Ayan o, DFX9. Yan, yun yung nakalagay dito. So ito is 9 speed. So next naman, idol, yung MTB cassettes bracket mo. Sagmit po yan. Ayun, Sagmit na 11 teeth yung pinakamaliit, then 42 teeth yung pinakamalaki na MTB cassette. So next naman, ito kanyang rear derailleur na pang mountain bike. Ito yung L2A5 na pang 9 speed, no? 9 speed. So next naman, itong kanyang sa kanyang wheelset. So mag-start muna tayo sa tires. So ito yung maxi space na 27.5x2.1 na wire bead na Exitar, no? So next naman, ito kanyang MTB rims na pang 27.5. ang nakalagay dito is Saturn Titan. Ayan, Saturn Titan to, no? So ito is aluminum double wall. Ilang holes ito, idol? 32 holes po. 32 holes, no? So next naman, ito kanyang spokes and nipples. Unbranded ito ng stainless steel na tigti 32 pieces. So next naman, ito kanyang MTB hubs. Speed 1 Soldier? Yes po. So ilang poles itong Speed 1 Soldier mo? 6 poles po. Ayun, 6 poles. Kasi type of rehab body. And ito ay silver rings. So i-check natin yung tulog nito, idol, kapag naka-free wheel. Yan guys, so yan yung tulog ng Speed 1 Soldier MTB hub kapag naka-free wheel. Then last na lang, no? Pasensya na guys, kasi kagagali ko lang sa ensayo. Hindi kaagad ako nakapahinga na matagal, kaya hingal na hingal ako. And last na lang sa kanyang brake set. So the usual, Shimano MT200 na hydraulic brakes at ito ay dual piston, no? So last na lang, itong disc brake to rotors, mukhang SRAM center line ba to? Yes, yung SRAM center line, no, na 160mm ang diameter both sa front at saka sa rear. Pares din na fixed type and bolt type disc brake rotors. So idol, Ron, magkano yung budget? Magkano yung total estimated na nag-assist mo dito? Mga 18 po. 18. 18,000, no? Apo. Upgrade, in-assemble mo lang to, no? Apo. Yan, so guys, ito nga yung Avia Private Collection Rigid MTB ni Idol Ron Frando. Yan guys, no, na-bycheck na natin tong Avia Private Collection Rigid MTB ni Idol Ron Frando. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section below. So Idol, mag-shoutout ka na. Yan, shoutout po sa Sainik Cycling. Tapos kay Kuya Jerome Bike Shop, shoutout sa pamilya ko. Ayun, thank you ha. Yan, so guys, maraming salamat sa panonood sa aking video. Don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.